Magalak tayong lahat. Si Yesu Kristo'y nabuhay na narit sa kabatayan. Aleluya, aleluya. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang ng inang simbahan ang kapistahan ni San Atanasio, isang obispo at pantas ng simbahan. Ating hilingin ang panalangin tulong ni Atanasio, ang santo sa araw na ito, upang tayo'y kanyang biyayaan pa ng mas malalim na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa misang ito, isama din natin ang lahat ng ating mga kahilingan, gayon din ang ating mga kapatid na mayroong mga karamdaman na nasa kani-kanilang mga tahanan at sa mga ospital. Ang mga kapatid naman natin na sa online streaming, samahan niyo po kami dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni San Padre Pio sa pananalangin at pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalataya. Ang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang pinaninindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo.
Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ang ibang tao ng lahat ng kanyang tinawag upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasiyako'y huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakainin ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makipaapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas." Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poon nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay papahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Panginooy, siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig.
Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo ay tumutukoy sa pag-ibig ng tao sa Kanya at sa Diyos Ama. Yan ang ipinakita ng ating ipinagdiriwang na santo, si Atanasio. Siya ay isang obispo at pantas ng simbahan. Ano ang kanyang malaking naging kontribusyon sa pananampalataya at pag-ibig sa ngalan ng kaharian ng Diyos? Sa kanyang kapanahunan, nauso yung tinatawag na Arianism, isang pagtuligsa sa pananampalataya at doktrina ng simbahan. Ang Arianism ay nagsasabi na hindi totoong Diyos si Kristo. Bagamat si Kristo ay mula sa Panginoon, mula sa Maylalang, siya ay ginawa, ngunit siya ay hindi Diyos, siya ay tao lamang. Ngunit batid natin sa ating narinig o sa ating mga narinig ng mga pagbasa sa Ebanghelyo, maging sa mga propeta, na si Kristo na anak ng Diyos, lalang ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Maria, siya ay pumunta sa mundong ibabaw bilang Panginoon na nagkatawang tao upang iligtas ang sangkatauhan. At paano nga ba nabubuhay o muling mabubuhay, no, yung resurrection kung isang simpleng tao lamang si Kristo? Nawala si Kristo sa kanyang libingan, nagpakita sa mga apostoles, nariyan sa Biblia, nagpakita ng ilang beses, umakyat muli sa langit. Kaya pinaglalaban ni Anastasio, ni San Anastasio, na si Kristo ay totoong tao at totoong Diyos. Ganito kalaki ang pag-ibig ni San Anastasio sa pananampalataya at sa inang simbahan, sapagkat batid niya na ang pag-ibig na kanyang nararamdaman at ipinahahayag ay mula rin sa Panginoon. Kanya lamang binabalik sa Diyos ang pag-ibig na ito. Kaya naman sa ating ebanghelyo, ang konteksto ng pag-uusap ni Kristo at ng kanyang mga disipulo, sinasabi dito na ang pag-ibig ang siyang pangunahin na criterion sa ating buhay pananampalataya. Jesus teaches His disciples that love is the hallmark and the criterion of Christian life. Pinaalala ni Kristo sa kanyang mga disipulo na sila ay pinili niya. Si Kristo mismo, pinili sila. At sa pagpili, mayroon tayong tinatawag o mayroong tinatawag na triple mission na inatang sa kanila. At maging tayo bilang mga binyagan na kibahagi sa misyon ni Kristo. Tandaan natin ang mga ito, mga kapatid. Una, they are to love others as He loved them. Mahalagang mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. At kapag sinabi nating pagmamahal, pag-ibig, marami itong mga kailangan gampanan sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong pamayanang Kristiyano, sa ating komunidad. Marami ang dapat at kailangan nating bantayan sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Pangalawa, they are to bear the fruit of the Holy Spirit in their lives. Ano ang mga fruit
fruits of the Holy Spirit. Ito, mga kapatid, ay ang pag-ibig, love, ang joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito ang fruits of the Holy Spirit. Kailangan isabuhay natin ang pag-ibig, ang kasiyahan sa ating paglilingkod sa Diyos at kapwa. Ipalaganap natin ang kapayapaan, gayon din ang ating pagkamabuti sa ating kapwa, pagkamatsyagain sa ating mapagbigay na ugali, tapat na ugali, mahinhin na ugali, gayon din sa ating pagkukontrol ng ating mga sarili sa mga bagay-bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. At sa huli, sinasabi ni Kristo that they are to us God the Father for whatever they need in Jesus' name. Sinasabi din sa atin ito ng ating Panginoon na kailangan, una, mahalin natin ang ating kapwa gaya ng kanyang pagmamahal sa atin. Anong ibang version ito sa Old Testament? Sinabi sa atin sa Leviticus, love others, love your neighbors as you love yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ngunit binago ito sa ebanghelyong ito ni Kristo. Ang sabi niya, love others as I have loved you. Ano ang pinagkaiba nito? Sa Leviticus, sinabing, love your neighbor as you love yourself. Kapag sarili natin ang pagbabatayan ng pagmamahal, maraming posibleng mangyayari. Maaari ang pagmamahal natin sa ating sarili ay hindi talaga ganap. Minsan, inaabuso natin. Inaabuso sa pagtatrabaho dahil inisip natin na ang ating mga ginagawa ay para sa ating pamilya, ngunit naaabuso ang ating mga sarili, ang ating katawan. Minsan, ang pagmamahal natin sa ating sarili ay yaong walang pakialam. Basta makakain lang, walang pakialam. Ano ang mangyayari? Minsan, marami tayong interpretation of love. And therefore, if we rely on our love, expression of our love, then how can we express this love to our neighbors? Same. Limited. Conditional. Minsan, mahal ko ang aking sarili, kaya hindi ako makikipagkaibigan o hindi ako makikipagbati sa taong kagalit ko dahil mahal ko ang aking sarili. See, sometimes our expression of love is unforgiving to others. That's why Jesus is trying to change this idea sa ating bagong tipan. Sabi niya, love others as I have loved you. This means that our love for others must be unconditional, forgiving, and sacrificial. At sa ating pagmamahal sa ating kapwa, mahalaga na pairalin ang biyaya ng Banal na Espiritu. At sa huli, sa ating mga panalangin at desisyon sa buhay, kailangan hingin natin ang biyaya ng Diyos. Magdasal tayo sa lahat ng pagkakataon because God asks us, if we ask God the Father for whatever we need in Jesus' name, then God will give us His blessing.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio. Kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang panindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng Obispong Banal na aming pinararangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama na Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas na ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay. Sa kamatayan niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng anghel, ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hihandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kasama si San Anastasio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Cristo.
sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim. Kung kalangit ay nagsaya't nagningning, kumis na pumindak ang mga
ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya at matindi, hindi magmamali. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaisa ni San Atanasio, naway aming maipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak upang kami laging buhayin at ipagsanggalang nang pakikinabang na aming tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, sa paghangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upo ang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan at opisina para sa mga detalye. Ikaapat, ngayong Sabado, ika-4 ng Mayo, ay unang Sabado ng buwan.
Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Maaari pong ilabas ang lahat ng mga religious articles o mga nais pabindisyonan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga mapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito ng panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santong magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang pagbabasbas, maraming salamat sa inyong pagparito upang magdasal at sumama sa ating banal na misa. Maraming salamat din po sa mga nakatutok sa atin sa online streaming. Patuloy po tayong magdasal para sa ating sarili, para sa ating pamilya at pangangailangan sa awa at habag ng ating Panginoong Jesucristo sa tulong gabay ni Padre Pio. Maraming salamat sa mga naglingkod sa misang ito, ang ating lectors, commentator, ang choir, collectors, ating altar servers and lay ministers. Maraming salamat po sa lahat ng naglingkod. Mag-ingat po kayo, ano man ang inyong mga gawain sa natitirang araw na ito, lalo na sa inyong mga pag-uwi. Ingat po dahil medyo mainit ang panahon at nakasasama sa ating kalusugan. Naway pagpalain ang inyong mga pamilya na nasa inyong mga tahanan, gayon din ang inyong mga hanap buhay, kalusugan at mga sarili. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narito na ang araw na doon.